Good morning, magandang umaga, good morning, welcome back again sa ating YouTube channel Hashtag Mark Vlog. Hindi tayo nagbabalik sa ating pag-vlog. Time check muna tayo guys, 4 o'clock in the morning. No, 5, yeah, almost 5 o'clock. So, for the meantime, we are here in Jeddah International Airport. Actually, hindi international yung flight ko ngayon. Punta ako ng parting south ng Saudi Arabia sa Najran. So ito, may trabaho tayo doon at mamaya ipakita ko sa inyo yung trabaho natin doon kung ano meron. So yun muna guys. Nandito na ako ngayon sa pasok na ako ng airline. So time check muna tayo, 5:40 na umaga. Jaran muna tayo guys. Sharing your journey with us. We have enjoyed having you on board and hope to see you again. Please ensure to collect your belongings before leaving the aircraft. Thank you and have a pleasant morning. We landed here in Najran so far. And we are still in airplane. So time check muna tayo guys. 8:20 na ng umaga. So ang haba, ang malayo din yung biyahe namin. Tagal-tagal rin. 1 hour and 40 minutes from Jeddah to Najran. So yun muna guys, update tayo mamaya. Guys, nandito na ako sa customer ngayon. Ang problema, unfortunately, naiwan ko yung hindi naisaray sa aeroplano yung aking tools saka yung mga parts na kailangan ikabit dito sa customer. So, ito, nag-check tayo ng walang tools. Yun ang masaklak na nangyari ngayon sa dito sa trip ko sa Najran. At siguro tingnan natin kung magagawa ko to ng walang parts. So ayun mga guys, standby muna tayo. Ito yung unit nga pala, ice machine book na model 750 series ang model niya. Ito guys yung unit. So ang nangyari, basag yung ice thickness probe niya. Kasi ang suspect dito, kumakapal yung yelo, kaya complain nila kumapal yung yelo, kaya pagbagsak basag itong ice thickness probe. So ang suspect dito, itong control board nagma-malfunction, hindi siya nagpa-function ng mabuti yung harvest time niya. So i-check ko muna guys. Tingnan natin kung ano yan. Ito guys, mababa yung ITP niya kasi hindi nakakabit yung yung ice thickness ito. Basag na. So gagawa ko ng paraan ko para maikabit natin pang pansamantagal, temporary, permanent. Okay naman, nagpa-function naman siya. So, try natin kung magagawa ng paraan para magamit nila kasi nagagalit na yung customer dahil isang buwan na raw na breakdown ito pero walang pumupunta. Ang layo kasi. Ito guys, modification ng ice thickness sa front niya. Hindi kasi may wala tayong dalang parts kaya minodify muna, temporary permanent. Ito nga pala yung lugar ng ito yung customer na pinuntahan ko rito sa Najran. Kapihan to guys at saka snack bar, parang ganun. Coffee and snack. Ayan, maganda sila sa labas meron sa labas. Kapihan yan. Tapos ito ayan
Ayan, ayan. Kapihan yan, guys. Mas maganda sa gabi. Tapos natin yung trabaho, inspection, tapos babalikan na natin by siguro mga depende kung kailan natin matanggap yung parts, babalikan natin dito sa Nadjaran para ipasok yung ikabit yung bagong parts. Actually basag yung ano niya eh, yung ice thickness probe siguro kaya nabasag yun kasi kumapal yung yelo, nagmamalfunction yung motherboard niya, kaya ganun. So papalitan na lang natin yung dalawa, yung motherboard at saka ice thickness. Under warranty naman to, na install ito nung January 18 to 2023, so 6 months pa lang itong unit. Ganun talaga kasi electronics yan eh, nagmamalfunction, kaya ganun talaga yung pwede mangyari anytime. So yun muna guys, at babalik na ako sa airport at aking i-check muna yung aking baggage na nawawala, yung luggage, kung mare-reclaim ko ngayon. Pag na-reclaim ko yung, balik uli ako ng Jeddah.